Good afternoon po, Sir Yuchi. At ano po bang nangyari, sir? Naipit? Naipit po. Wala naman po naputol, sir. Wala naman po. Ano po ang sabi ng doktor, sir? Ilang kasi araw? Nung inoperahan po ako, yung lahat po ng durog na laman, tinanggal po. Kayo po ay machine operator. Saan pong kumpanya, sir? Ochota Metal Staffing po. Sir, ano pong machine ang inyong ino-operate? Hydraulic po, ma'am. So, bilang isa pong machine operator, sir, meron po ba kayong mga kagamitan na pamprotekta po sa inyong sarili? For example po, gloves? Meron po. Meron naman meron po. Po. Okay. So, lahat naman po kompleto na ibinigay sa inyo. Ngayon, nung kayo po ay na-aksidente, sino po ang nagdala sa inyo sa ospital? Yung safety officer po. Meron naman po silang safety officer. Okay. At nung kayo po ay nagbayad na, sir, or nakapag-hospital na, na-operahan na po, ano po ang eksaktong sinabi sa inyo ng inyong kumpanya? Wala nang pong exacting sinasabi po sa akin. Nung dinala po ako nila sa ospital, yung engine set tsaka company yung dapat po mag-usap. Ay ngayon, nung hinatid po ako nila yung safety officer, iniwan na po ako doon. Wala po ba kayong SSS, sir? Meron Bill po. Health? Meron po. Meron. So, bayad naman po? Opo. Na-check nyo po yun? Opo. Yung okay. HMO po, meron din po kami. May HMO? Okay. Bakit kayo po ay pinapabayad pa? Kasi po, hindi daw po saklaw po yung pagka-accidente ko po sa HMO. Hindi po daw sakop yun. Yung sakop lang po ng HMO namin, X-ray, medical, pambunot ng ngipin. Ah, so kumbaga hindi po kasama yung mga operasyon. Opo. Pero meron po kayong mga PhilHealth? Meron po. Okay. Sige po. Magkano po yung total na bill niya, sir? Total po lahat, 128,000. Okay. Tapos po, nung nabawas po sa PhilHealth, lahat-lahat, 85,000 po natira. Bali po lahat ang utang ko po sa engine, 89,000. 89? Bakit po naging 89, sir? Kasi po, may insurance po sila na pinasok. Kailangan ko daw pong bayaran yung 50,000 na yun. Bakit niya po kailangan bayaran yung 50,000? Yung insurance po namin sa kaisim, hindi daw po saklaw yun sa pagka-accidente po. Pagkatapos po, ngayon, yung 50,000, yung insurance na yun, pinasok nila sa ibang insurance, tapos yung 50,000, ako po mismo magbabayad. Plus, nagka-settle pa po kami, nagka-pirmahan po, nung malabas po kami ng April 19, nung gabi. So, magkano, sir, yung inyo pong pinirmahan na kasunduan? 39,000 po. Okay. Kailan po ba nangyari, sir, yung inyo pong aksidente? April 17. So, sa kasalukuyan, sir, wala naman na kayong bill sa hospital? Bayad wala na? Wala na po. Bayad na po. Okay. Sige po. Ma'am, ano po ang nangyari dito? Bakit nyo sinisingil ng 50,000 itong si Yuche? Ito siya sinisingil sa 50,000. Actually po, kailangan lang kasi namin is yung mga documents na kulang niya pa. Although may napasa na po. Ano po ba ang mga, ano po yung kulang, ma'am? Kulang na lang yun, x-ray eh. X-ray result kung daw nagkakamali. Kasi nakausap po na yun last week pa. Sabi niya sa akin, is ibibigay niya either Thursday or Friday. Para maayos namin yung sa pinagbayaran sa ospital. Okay. Pero hindi po sa pinagbabayad sa 50,000. Ang kailangan lang namin is documents. Okay. Sa hospital kasi yung x-ray result na iwanan pa yata. Sir, wala naman daw po pa ng sinisingil. Po. Pumunta po ako doon. Tinatanong ko po sa kanila, anong klaseng 50,000 ito na kailangan kong bayaran sa insurance? Di ba po, ma'am? Sir Yuche, pero kausap natin ngayon si Ma'am Sai. Ma'am Sai, again, lilinawin ko, wala pong kailangang bayaran si Sir Yuche. Wala po. Nag-usap na po kami ni Sir, ang kailangan niyang i-comply is yung documents. Ang sabi niya sa akin, pupuntahan niya ng Thursday or Friday. Ang sinasabi po ni Sir Yuche, wala kayong sinisingil na 50,000, pero ikakaltas niyo daw po ng 4-7 sa kanyang okay. Sweldo. Hindi mo po maibigay lang yung documents para po patapos po yung sa bill ng hospital. Oo, pero pagkatapos yung bayaran, ma'am, meron pa ba kayong sisingilin sa kanya o ikakaltas sa kanyang sweldo? Wala po. Kasi hindi naman talaga siya magbabayad nun. Nag-usap din kami nun last time eh. Okay. Sa kanya ko din in-explain. Wala naman daw. Kailangan lang namin is documents kasi nga po, kailangan nyo na sa procedure. Ma'am, naroon na po kay Sir Pong yung documents. Binigay ko na po kagabi. Kasi nakakuha ko lang po nung Biyernes. Gawa ng schedule ni Doc Valera, Biyernes. Kompleto ka na. Ano yung hinihingi nila na dokumento sa'yo? Yun po, x-ray na ano at saka abstract. Opo. Na ibigay mo na lahat sa kanila. Tapos, pagkatapos doon nun, wala ka nang babayaran. Yun ang sinasabi niya eh. Parang meron pa po, ma'am eh. Kasi, nung sumahod po ako noong 22 eh, nakaltasan na po ako eh. Magkano po ang kinalta sa inyo? Ano po ang nakalagay doon sa line item? Po ang nakalagay. Nandun pa po yung tira.
na kumbaga kung 50,000 minus 47 may tira? Meron pa po. Okay. Ma'am, ano po tong cash advance na sinasabi ni sir? Ah, ganito siya. Di ba kung sinasabi niya na submit niya kagabi yung documents, ipaprocess okay. namin bukas kasi kung kagabi niya binigay, hindi pa yun mapaprocess ngayong araw na to. Baka bukas pa kasi yung sabi sa okay. Ganito na lang, Ma'am Sai. Yung 47 na yon, ibabalik niyo ba yon kay Sir Yuche? Oo, ibabalik namin yun. As long as makompleto yung requirements, yun naman yung pinag-usapan namin. Okay. So, malinaw, sir, narinig nyo. Ibabalik ng kumpanya ninyo, ng agency ninyo, yung 47. Ngayon, yung natitira po doon sa 47, kasi nakalagay, ma'am, cash advance doon sa kanyang payslip, okay. CA. Okay. So, pagka nakompleto nyo yung documents, at according to him, nakompleto niya, wala na yung cash advance na yon. Tama? Opo. Ngayon po, yung requirements na sinasabi niya, hindi ko lang alam kung hard copy o soft copy na sinend lang sa messenger. Nasaan po yung original? Nasaan po yung original? Nasa akin po. Kailangan niyo po i-submit yun sa amin, sir. Para saan po ba yung mga dokumento, ma'am? Para malinawan din itong taong involved. Kasi siya po yung ano eh. Siya yung kinukuhaan ninyo ng 47. Di din po niya alam kung para saan yon. So, make him understand. Ano po ba yung proseso ninyo? Ito po yung sa insurance po. Di ba, nadedukan siya ng 4,000. Para ma-refund na namin yun, kailangan namin yung documents. Ngayon, yung original, kailangan niyang ibalik sa abid bukas o ibigay po niya kay Sir Pong para maayos nga po namin. Kasi naman yung naging usapan namin last week. So, meron kayong insurance insurance coverage para sa inyong mga empleyado na nasasangkot sa ganitong aksidente. Tama ba? Meron po. Okay. So, kailangan lang ng mga dokumento para makompleto. At malino po, sinabi po ni Ma'am Sai, ang admin officer po ng Integrated Workers Service Cooperative, narinig nyo, sir, wala daw po kayong babayaran kung ano yung kinuha sa inyo, kinaltas na 47, ibabalik sa inyo. Paano po, ma'am, yung pinag-usapan po namin na 39K na kasunduan po namin? Po kada cut-off ng 816, babayaran ko po yun sa looban ng 2 taon. Ma'am Sai, bakit po may ganun kayong kasunduan? Wala po yung kasunduan po. Actually, yung inaano lang po namin is yung requirements po niya. Other than that, wala naman po siyang babayaran. Ma'am, meron po silang kasunduan. Meron po kayong kinaltas na 47. Kayo po mismo nagsabi kanina, may cash advance po. Meron po kayong kasunduan. Yun po ang sinasabi ni Sir Yuche. In fact, meron po siyang kopya. Pwede po ba, ma'am, yung makausap na lang ni attorney, ma'am, yung katabi niyo po para hindi na po nagre-relay-relay po ng message? This is the branch manager. Based on discussion with Ms. Sai, lahat po ng kinaltas sa kanya, pag naayos niya lahat ng dokumento, ibabalik namin siya ng buong buo. And then yung kasunduan na 39,000, wala na po yun. Hindi niya po babayaran yun. Ano man yung dokumentong hinawakan niya or napagkasunduan niya ng kanyang specialist or ng coordinator, baliwala po yon. Basta ang inahabol lang po namin, maayos namin yung dokumento at maayos namin yung sa insurance niya. Okay, kailan niyo po ibabalik yung kinaltas niya na 47, sir? Yung dokumento, i-check pa rin naman niya ng accounting. After po nun, ibibigay po namin sa kanya ng buong buyon. Gusto po sana namin imbitahan si Mr. Desilio sa opisina. Una, para ipasa lahat ng original documents sige from po. The hospital. Number two, para magkaroon po tayo ng black and white written na usapan na wala talaga siyang babayaran as long as maayos natin yung dokumento. Okay, attorney, maaari po ba natin nasa dole na lang po gawin yan, sir, para mapaimbestigahan na lang din po. Nasa linya na rin po natin si Mr. Rudy Sinay, attorney, yung Senior Labor and Employment Officer po ng Dole Laguna. Meron po tayong tinatawag na sir na single entry approach. Punta po siya sa amin, ipoformalize yung complaint niya, ipapatawag po namin yung si accidente. Si Mr. Yuche Dasilio, sir. Ayan, Mr. Takasi, yung... Branch manager po. Oo. Para po, ma-formalize yung complaint. Meron pong formal na settlement sa mga issue na ni-raise sa inyo. Okay. Sige po. Pag ganun, sir, kasi isa din po sa kinakatakot din po ni Sir Yuche ay baka sa pagpunta niya dito, wala na rin po siyang balikang trabaho. Tama po ba, sir? Pag ganun, Sir Rudy, kung sakasakali na siya po ay alisin sa trabaho dahil po sa kanyang pagko-complain ngayon, ano po ang maaaring gawin nitong ating trabahador na si Sir Yuche? Ang una-una po, bawal na bawal po ganyan yung retaliatory, yung binabalikan siya. Valid naman po yung complain niya. Hindi po dapat siya tatanggal din nagreklamo. Tama po. At ano po ang kanyang maaaring gawin, Sir Rudy, para po makorek ito pong ganyang kaso?
Una-una po, dapat po nire-report sa Dole yan. Kasi lalo na kung fatal, dapat within 24 hours na-report na po sa amin yan. Narinig ko kanina, bakit may kasunduan, pinagbabayad agad na yan? Yun nga po, actually sir, ang amin pong worry. Dahil may kasunduan daw po na pinagbabayad itong employee. Ano po ba ang dapat, Sir Rudy? Hindi po dapat nagagawin kasi sagot po dapat ng employee na kasi workplace accident po yan. Yes. Pero at any rate po, mapapuntahin nyo sa amin yan si yung na-accident para ma-formalize yung complaint niya. Mag-turing po kami dito para ma-settle po yung mga issue. Sige po. At sir, narinig niyo naman po, nakausap na natin mismo si Sir Rudy Sinay. Siya po ang Senior Labor and Employment Officer ng Dole Region Office po dyan sa Laguna. So matutulungan po niya kayo para po maihain ng formally yung complaint at kung ano man po yung inyong napagkasunduan, kagaya ng sinabi niya kanina, bawal po iyon. Hindi po dapat ganun dahil ito ay work-related po na aksidente. Employer po talaga dapat ang mananagot. Sir Jeros Castillo, sir, narinig niyo naman po, Sir Jeros, yung entire conversation po natin even with the branch manager of integrated workers. Ano po ang masasabi nyo dito sa kaso po ni Sir Yuche? Ang mga advice ng namin dyan, syempre yung company po, dapat na tulungan na ma-file yung kanyang easy claim sa SSS. Mm-hmm. And then, yung mga gastos naman sa sariling bulsa, yung out-of-pocket expenses, meron naman tayo itong medical reimbursement benefit na pwedeng i-file. Nung company, no, mababawi nila yung nagastos. Ayun naman pala. So, easy medical reimbursement claim. Pag na-file yung easy claim niya sa SS at na-aprobahan yun, meron po tayong tinatawag na rehabilitation service. Yung po ay tutulungan po natin na makarecover po yung na-accidenting worker, mai-ready siya na makabalik muli din sa kanyang trabaho. Meron din yan na cash assistance din sa mga injured worker na worth 10,000 sickness daily allowance na ibafile ng company. And then, if kailangan pong i-psychological counseling, pwede rin po yun na mai-refer din sa mga accredited namin psychology. Maraming salamat po Sir Jeros Castillo sa inyo pong panahon ngayong hapon at maraming salamat po sa pagtulong po dito sa ating complainant. Sige sir, okay. Paasistihan ko po kayo tapos sir, papaalam natin sa reporter kung ano po yung cash advance kasi hanggang ngayon sir, naku-curious pa rin ako dun sa cash advance. Paimbestigahan na po natin sa Dole. Yes. Opo ha, ibigay po natin yung mga dokumento na sinasabi mo sir para makita namin. Opo, sige po. Sige po.